To their second question, I have zero energy and zero excitement about an All-Star game this year. You know, I don't even understand why we're having an All-Star game. But it's the agreement that the Players Association and the league came about. You know, short off season for myself and my teammates was 71 days. And then coming to the season, you know, we were told that we were not having an All-Star game. So we had a nice little break, you know, 5 days from the 5th through the 10th, you know, an opportunity for me to kind of recalibrate for the second half of the season, my teammates as well, some of the guys in the league. And then they throw an All-Star game on us like this and just breaks that all the way up. So pretty much a kind of a slap in the face. And, you know, we're also still dealing with we're still dealing with everything that's been going on. And we're going to bring the whole league into one city that's open. So, you know, obviously, it has absolutely nothing to do with it at this point when it comes to that weekend. Obviously, you guys can see I'm not very happy about it, but it's out of my hands. And, you know, I'll be there if I'm selected. But I'll be there physically, but not mentally. So ito nga si LeBron James ay hindi nga pabor sa gaganaping All-Star Game sa March 7 ng NBA. Sabi niya, "I have zero energy and I have zero interest na maglaro daw." Sabi niya pa nga, "I'm gonna be there physically but not mentally." Dapat sana daw ay gagamitin niya yung 5-day break ng All-Star Week para magpahinga at parang i-ready na ang katawan niya para sa second half ng season at sa darating na playoffs. Aso nga lang, nagbago ang isip ng NBA na dating bago mag-umbisa ang season na hindi sila mag-All-Star Game, eh ngayon, meron na ngang All-Star Game. So pangalawa nga si LeBron sa nagsalita na hindi nga pabor sa desisyon ng NBA na magkakaroon ng All-Star Game. Ang unang-una nga niyan ay si De'Aaron Fox na mapapanood niyo mamaya ang kanyang interview. So kung ganyan ang mga thinking ng mga NBA players na lalaro sa All-Star Game, eh parang wala rin kwenta yun, di ba? Parang boring lang din katulad ng mga dating All-Star Game. Eh kaso ngayon, wala pa nga fans or kakaunti lang ang fans, tapos bawal pa silang mag-cheer dahil din sa pag-iingat na din. So ano mangyayari doon, di ba? Baka makakita tayo ng napaka-boring na All-Star Game this year. Eh ang All-Star Game nga ay para sa mga fans, di ba? Para mag-enjoy ang mga fans dahil makikita nila yung mga favorite nilang NBA players magkakasama sa iisang team. Eh dahil sa panahon natin ngayon, eh bawal nga ang mga fans. O limitado nga lang ang pwedeng umatend. Ang ibang NBA arena nga ay 500 lang ang pwedeng umatend. 500. Kumpara mo sa dati na halos 15 to 20,000 ang pwedeng umatend. Tapos bawal pang magsalita. Ang mga NBA fans na yon na 500 na nga lang ang bilang, tatahimik pa o talagang manonood lang talaga sila. So naglabas nga si LeBron ng saloobin niya tungkol dito sa All-Star Game matapos ang kanilang laban against dito sa Denver Nuggets. At ito pa, si De'Aaron Fox, manorin niyo ang kanyang interview nung natanong siya about sa All-Star Game. If I'm brutally honest, I think it's stupid. You know, if we have to wear masks and do all of this for a regular game, then what's the point of bringing the All-Star game back? But obviously, you know, money makes the world go round, so it is what it is. But I mean, I'm not really worried about it. If I'm voted, so be it. If I'm not, I don't. Would you play in it? You know, you get fined if you if you're supposed to be in it and you're not hurt and you decide not to play, that's a hefty fine. So hell yeah, I would play in it. So yan nga sinabi ni Aaron Fox o ang kanyang reaksyon about sa desisyon ng NBA na magkaroon ng All-Star Game. Sabi niya nga daw, "To be brutally honest, I think it's stupid." At sinabi niya nga rin na it's about money nga daw. Siyempre, yung All-Star Game talaga ay talagang para lang kumita ang NBA. Dahil extra game, tapos makikita mo pang yung mga NBA players at mga All-Star players, ang mga superstar na magkasama sa isang team. So marami talagang magbabayad para makita yung game na yan. So kayo guys, ano bang reaksyon nyo o ano bang opinion nyo sa desisyon ng NBA na magkaroon pa rin ng All-Star Game sa gitna ng mga problema ngayon sa ating mundo? Comment down below guys, kung gusto nyo ba na magkaroon ng All-Star Game, ituloy nila ito or pag-isipan muna nila kung mas tama ba o mas matalino pang magkaroon pa ng All-Star Game ngayong taon na ito. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday maraming NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!